Itong kwentong ito ay naranasan ko pa nung ako'y binata. Magpahanggang ngayon ay parang hinahabol ko ang hininga ko sa tuwing maaalala ko ito. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Kiko ng Palawan, isang negosyante sa mga panahon ngayon. Kinalakihan ng angkan namin ang pagiging negosyante. Bata pa lang kami ay tinuturuan na kami ng mga magulang namin kung paano patakbuhin ng isang negosyo. Palaisdaan, tindahan, kapehan, kainan, at panaderya. Ito yung mga negosyo ng angkan namin noon. Ngunit ang hilig ko talaga sa mga negosyong ito ay yung panaderya. Mayroon kaming panaderya noon sa isang munisipalidad ng Palawan. Araw-araw sumasama ako sa lolo ko sa panaderya. Madaling araw pa lang ay dapat nandoon na kami. Kadalasan ay alas 4 o alas 5 ng umaga ay pumupunta na kami sa panaderya. Maagang minamasa ni lolo at ginagawa mga tinapay tsaka lulutuin. Dahil pagpatak ng alas 6 at alas 7 ng umaga, marami nang bibili ng mga tinapay at pandesal. Marami kasing suki noon si lolo. Lalo pa't yung pandesal na ginagawa niya ay malinamnam tsaka malutong, lalo na kung bagong luto. Samahan ng kape, maganda ang araw mo. Isang umaga, ginising ako ni lolo. Sinama ako ni lolo sa panaderya para makita ko raw kung anong mga ginagawa niya sa panaderya. Kung paano magmasa, magluto, at dumiskarte. Sabi niya sa bawat masa raw, samahan ng pagmamahal at kasiyahan para maging masarap ang isang tinapay. Sinama niya ako at agad naman akong tumayo. Kasi sa tuwing isasama niya ako sa panaderya, ang saya-saya ko. Yung mga kapatid ko naman noon ay walang interes sa panaderya ni lolo. Ako lang ang may hilig pagdating sa mga tinapay at kung paano gawin ito. Yung bahay namin ay medyo malayo sa panaderya. Isa't kalahating kilometro siguro ang lalakarin para marating ang bayan. E nung mga taong 1990, wala pang masyadong bumabiyahe sa amin noon. Kaya nakasanayan namin ng lolo ko ang maglakad, papunta man o pabalik ng bahay. Sa pagdating namin sa panaderya, agad kaming pumasok ni lolo sa loob at hinanda ang mga gagamitin at ilang mga kasangkapan at kagamitan. Maya-maya pa, habang kami ay nagmamasa ni lolo, may kumatok ng ilang beses sa labas ng panaderya. Eh kami nagtaka kami kung sino iyon kasi alas 5 pa lang ng umaga. Nagtinginan lang kami ni lolo noon kasi hindi kami nagbubukas ng ganun kaaga. Sino yan? Wala pang tinapay. Maya-maya na lang ho. Balik kayo. Sabi ko sa kung sino man ang kumakatok. Hanggang sa kumatok ulit at palakas pa ng palakas ang pagkatok at umaalog na ang pinto ng panaderya. Kumuha si lolo ng may kalakihang rolling pin. Itinago niya sa likod niya at binuksan niya ang pinto ng panaderya. Ako naman ay kumuha ng harina kung baka sakaling pasukin kami ng masamang tao. Itatapon ko kaagad sa mga mata niya ang harina. Ngunit sa pagbukas ni lolo, isang malamig na hangin lang dumampi sa mukha ko at sa loob ng panaderya. Umalog lahat ng kagamitan sa loob at ang mga harina ay nagmistulang usok sa loob at wala namang tao sa labas. Lumabas si lolo. Lumabas rin ako
Inikot namin ang buong panaderya, tsaka yung bubungay tinignan namin ngunit wala ho kaming may nakitang kahit na anong tao o nilalang. Ang tanong, sino ang kumatok? Agad namang bumilis ang pagtibok ng puso ko nang dahil sa takot na ako. Lumabas si Lolo. Lumabas rin ako. Inikot namin ang buong panaderya, tsaka yung bubungay tinignan namin ngunit wala ho kaming may nakitang kahit na anong tao o nilalang. Ang tanong, sino ang kumatok? Agad namang bumilis ang pagtibok ng puso ko nang dahil sa takot na ako. Malapit lang panaderya sa amin at mayroong malaking puno. Naririnig ko minsan kay Lolo na pinaparamdaman siya ng mga nilalang na hindi natin nakikita. At sabi ng isang mamimili kay Lolo, daanan talaga ang panaderya namin ng mga engkanto at kung anong nilalang. Ngunit sa mga panahong iyon, hindi engkanto o multo ang suspetsya namin. Alam kong tao ang may kakayanan na kumatok ng ganun kalakas. Tsaka kung engkanto man o multo, pwede rin siguro pero sa ganoon kasolidong pagkatok, tao talaga. Masasabi kong tao. Hindi ko pala nabanggit. Isang linggo bago pa mangyari ito, ako ay nagkalagnat. Mataas yung lagnat ko noon. At sabi ng isang magagamot ay, inaswang ako. At yung aswang na ito, ay bumibili rin ng tinapay sa panaderya. Sabi ng magagamot ngunit, hindi lang namin siya kakilala. Tsaka mayroong inggit daw sa pamilya namin. Negosyante din daw sila pero kinukumpara niya ang kanyang sarili sa aming pamilya. Sa pagbalik namin ni Lolo sa loob ng panaderya, naunang pumasok si Lolo. Ako naman ay isinara ko pa ang pinto. Sa pagsara ko ng pinto, doon ko na nakita ang isang babae na nakatayo mismo sa harap ng pinto. Lisik na lisik ang mga mata na animoy, may galit sa amin. Isang normal naman na tao ang itsura niya, ngunit parang may kakaiba talaga sa mukha niya na masasabi mong medyo hindi na normal. Natakot ako noon kasi ramdam ko ang galit niya. Hindi ko siya kilala at yung mga buhok niya ay bahagyang nakatakip sa ilang bahagi ng mukha niya. Pero natatandaan ko ang itsura niya. Lolo, Lolo, may tao. Sabi ko sabay sara ng pinto. Ang bilis na ng takbo ng puso ko noong mga sandaling ito. Agad namang lumapit si Lolo sa akin at binuksan niya ang pinto. Tinignan ko ang reaksyon ni Lolo sa pagbukas niya ng pinto ngunit walang bakas ng reaksyon sa mga mukha ni Lolo. Wala naman na po. Saan mo siya nakita? Tanong niya sa akin. Sa harap po mismo ng pinto natin. Ang bilis naman niyang mawala. Sagot ko kay Lolo. Sinara ni Lolo ang pinto. Sumipol-sipol siya na parang wala lang. At nagsabi ng, kung sino ka man, wala kang makukuha dito. Kung sino ka man, hinding-hindi mo mapapatumba ang negosyo namin. Bumalik na sa lungga mo at maghanda para sa parating na araw. At asikasuin mo muna ang negosyo mo. Huwag mo kaming pakialaman dito. Sabi ni Lolo at pinaparinggan niya ang tao sa paligid. Si Lolo pa kasi noon ang nagdala sa akin sa isang albularyo. Kaya nasabi niya ito. Kung sino man ang taong ito, ay wala kaming alam ng pagkakakilanlan niya. Basta ito lang ang sabi sa amin ng albularyo.
Noong sumikat na ang araw, nagsidatingan na ang mga suki ng panaderya. Mainit-init pa ang mga pandesal at ito ang mga gusto ng tao. Nagtitimpla rin kami ng kape sa panaderya para sa mga taong gustong tumambay sa gilid ng panaderya at doon kumain. Maya-maya pa, lumabas si Lolo at nagsabing bibili muna siya ng gulay sa palengke. Malapit lang naman ang palengke sa panaderya namin. Hanggang may isang ali na bumili doon. Mayroong takip ang kanyang ulo na parang belo. May puting damit na luma na parang barotsaya ang dating. Bumili siya ng pandesal ngunit sa unang tingin ko sa mga mata niya, alam ko kaagad na siya ang babaeng nakita ko kaninang madaling araw. Hindi talaga ako nagkakamali na siya iyon. Kahit mata lang niya ang tumitig sa akin. Kaya naman sabi ko, ikaw yun. Pasigaw na sabi ko at hinanap ko si Lolo kung pabalik na siya. Dali-dali namang tumakbo ang babae papalayo sa panaderya. Tumakbo din ako palabas at sabi ng mga nagkakape, ayos ka lang ba, Kiko? Anong problema? Tanong nila ngunit pumasok na lang ako sa panaderya at hinantay si Lolo. Sinabi ko kay Lolo na bibili sana doon ang babaeng nakita ko. Kaya simula noon araw-araw sinasama na ako ni Lolo sa panaderya para raw matandaan kong mukha ng babae. Kasi sabi ni Lolo, baka bibili yung babae doon tsaka alagyan niya ng kung anong bagay ang mga pandesal at masisira ang imahe ng panaderya namin. Kaya naman para makasigurado, sinama niya ako araw-araw. Kasi pag nakita ko siya, hindi namin siya pagbebentahan. Ngunit nagpasalamat kami ay wala namang may nangyaring masama. Kahit na iniisip ko noon na pwede siyang umutos ng ibang tao para bumili. E nagdadasa lang kami na sana hindi malugi ang panaderya namin. Ginagawa naman namin ang lahat para maging buhay ang panaderya. Ayon pa sa manggagamot, inggit ang dahilan kung bakit kami binubulabog. Ganun na rin nung nagkalagnat ako. Hindi naman sinabi ng manggagamot kung kanino siya naiinggit. Kasi may tatlo pang negosyante na kapatid si Lolo. Siguro mayroon siyang kinaiinggitan sa kanila. Ngunit kami lang ang napagtripan. Maraming salamat po sa pagbasa ng kwento ko, boss. Ikaw na pong bahala mag-ayos nito. Kasi hindi ako biyasa sa Tagalog. Maraming salamat po. Ako po ulit si Kiko ng Palawan. Mag-ingat kayo palagi at sana ay nasa mabuting kalagayan kayo.